Good morning guys. I am ready. I will go out to get my nails done. It's 10 ng umaga. So I'm heading to my nail place to get my nails done. And then susunduin ko si Lyra. And then pupunta kami sa Savers. Mag-uukay-ukay kaming tatlo, Lyra, Kathy, and I. Kasi yung nails ko ang haba na, and ano na siya, more than a month na kasi to. I got this done before mga end of August. No, not end of August. Tataka raman ko, eh. End of August was last week. I got it done mga end of July. Kasi August kami pumunta ng Melbourne, di ba? Mahaba na siya to the point na nagka-crack-crack na siya kasi mahaba. Pakita ko sa inyo mamaya pag nag-stop tayo. Lapit lang ako. And magraramin daw kami. Ka-wait. Magraramin kami. Ayan, nandito na ako malapit sa nail salon, guys. Papakita ko lang sa inyo yung aking nails. I'm not sure if you can see properly. Ah, kikita nyo. Nagka-crack na siya, diba? Ito specially. Kahapon, pag suot ko ng pants ko, tingnan mo, nag-crack yung dito. And then sa kabila din. Tapos parang may crack siya sa gitna. Na ganyan. So, yan yung powder, guys. Paglagay nila yung ng powder, titigas yung powder. And ganyan yung magiging itsura niya. So, yung nasa ilalim, real nails ko yan. Okay, before ako pumasok doon, I just wanna acknowledge that this video is in partnership with Shopback! Bermans na tayo ngayon, guys. Meaning, Shopfest na. Shopfest is the biggest online shopping event that will cover all year-end sales. It's the perfect time to buy gifts for your loved ones ngayong kapaskuhan. Depende na sa inyo, may mga gustong bumili ng gifts. Meron naman gustong mag-book ng travel. So, booking.com, partner din sila ng Shopback, guys. You will get some cashback if you book sa booking.com through Shopback. Together with the Shopfest deals, like may mga sale going on, if you use Shopback, you will get cashback. Let's say yung merchant merong 8% Shopback, meaning you will get 8% cashback of the total amount that you spent sa shop na yun. Make sure na i-download nyo yung app ng Shopback. I-leave ko yung link sa description box. And hindi lang siya booking.com ha, meron ding Shopee, which is one of my favorites. And then Zalora, Lazada, sobrang dami. I-leave ko yung link ng Shopback sa description box because if you use my link to sign up, you will get 100 pesos cashback bonus. Sa mahilig mag-shopping dyan, especially online shopping, make sure na you use Shopback. Wala namang mawawala eh. Punta ka lang sa app nila, tapos dun ka mag-search ng mga merchants like Shopee and all that. And cashback automatic na siya. Yeah, merong download link sa description box, guys. Please do not forget to sign up. Now, I'll go ahead and get my nails done na talaga. Let's go, let's go, let's go. Hindi ko alam kung anong kulay. I was actually thinking neon kasi medyo uso pa yung neon, habang uso pa. I'm not sure if yellow na neon or neon green. We will see. Sana meron sila. Oh gosh, guys! That was the longest. Like, I've been getting my nails done there for more than 2 years, and that was the longest. Magto 2 hours ako dun. Nakakaloka. Anyway, this is the color that I end up choosing. Hindi naman kita ng maayos. Red kayo. Wait sa mamaya na kasi. Pupunta tayo kay Nalay. Sunduan lang natin si Lay, tapos pupunta tayong T3 Plaza. And then, mag-Uber. Mag-ano tayo si Savers. Mag-Savers tayo, guys. Ay nako, ikwenta ko sa inyo ha. Ito yung kulay, guys, oh. Hindi nyo naman kita ng maayos. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa aking ano, medyo red. Siguro dahil sa weather. Kasi medyo gloomy, so parang hindi nyo alam kung anong kulay ko. Anyway, ganyan yung kulay niya. I'm not sure if you can see properly. So, sabi ko kanina before ako pumasok na magni-neon ako or something bright. Tapos, kasi, di ba, ilang beses na din tayo nag-dark, ang dark-dark na ng buhay. So, sabi ko, magni-neon ako. Try ko yung neon green or anything. And ito nakita ko to, sabi ko, ano siya, dun sa sample, para siyang yellow. Na, like, neon yellow na may pagka, like, yellow-orange. So, sabi ko, I'll go for that one. Tapos sabi niya, bagong babae ito. Well, hindi siya bago, pero first time ko na siya gumawa sa akin. So, sabi niya, just to remind you, magla-light yan
like pag natapos na. And I've experienced that before, so it's nothing new to me. More than 2 years na ako nagpapa-SNS, may mga colors talaga na medyo light yung labas niya ng final result. And okay lang sa akin, like I was like, yeah, that's fine. And then sabi niya, sure ka? Sabi ko, yeah, it's okay. I'll go for this one. Kasi gusto niyang papalitan sana. Nag-recommend siya ng ibang kulay, yung sobrang orange naman, na pared orange na. So sabi ko, no, I'll go for this one. Ilang beses niya ako tinanong, sabi ko, it's fine. Sabi niya, are you sure? Magla-light up siya. Sabi ko, it's okay. So because okay ako ng okay, we went for this color. So naglalagay na siya ng powder. Na-notice ko, she applied 2 layers of the base coat, which is fine sa akin. Bali, half ng nail pa dito, pa ganun. 1 layer, tapos 1 layer ng whole nail. And that's like normal. I've seen other people do that, and that's fine. Sa dito na sa color na talaga, she did it like way too many times. First layer, good. She showed me, I was like, yep, that's good. And then sabi niya, magla-light pa yan. Sabi ko, it's fine. And then second layer, I was like, that's perfect. Like, it looks really good. And yung thickness niya, hindi ganun ka-thick. Now she added another layer, which is the third layer. So I was like, okay. Kasi may iba naman na ginagawa nilang 3 layers. Para sa akin, sobrang thick na nun. Hindi pa siya nakontento, she added another layer. Imagine ha, dalawang base layer, tatlong yellow, 5 layer na yun. And then she added another one. I was like, yung kuko ko talaga guys, bundok na talaga siya. Like, sabi ko, you will thin that out, right? Kasi pabundok na talaga yung ano ko. As in guys, kung nakita yung kanina, grabe talaga, pabundok na talaga siya. Nalulukot ako tingnan. And hindi ako nagre-reklamo. Alam niyo yan, hindi ako nagre-reklamo. Pero sabi ko talaga, ang kapal-kapal na niya talaga. Para na talaga siyang, like, para akong pinatungan ng 5 fake nails. Yeah, that's exaggerating. Pero, like, makapal siya. So sabi ko, you will thin that out, right? And then sabi niya, well, I told you earlier that it's gonna fade. Sabi ko, no, it's okay. Sabi ko, okay lang na mag-fade. But then, she kept doing the same thing sa lahat ng nails ko. Nagreklamo ako. In 500 meters, use the second from the right lane to turn right onto Paynham Road. Okay. But then, she kept adding sa ibang kuko. So lahat na ng kuko ko, tag-4-5 layer na, ang kapal-kapal na. Now, sabi ko, yan ko na lang siya. Baka i-thin out niya naman mamaya. So okay lang. So, nung tapos na yung like 4-5 layers sa kuko, to be honest, hindi ko na matandaan. I lost count sa dami ng layers niya. So, nag-thin out na siya. Tapos sabi niya, look, sabi ko, can you go thinner than that? Kasi makapal pa din sa akin. Sabi niya, I told you it's gonna fade out. I was like, you asked me twice that it's gonna fade, and I said it's okay twice. I said it really nicely. Hindi siya nagkulang ng pag-remind sa akin, but I said many times na it's okay. Tapos yun, sabi ko talaga, I don't want it to thick, that's why. Sabi ko sa kanya. So on this first one, na sobrang tinin niya, nagkamali siya. Kasi sabi ko, can you go thinner than that? Sabi niya, I told you. Sabi ko nga, yeah. Sabi ko nga, sinabi mo nga sa akin, tinanong mo ako many times, and I said it's fine. So parang hindi man siya nag-sorry, parang pinatuloy pa din niya yung gusto niyang mangyari na sobrang kapal para daw makuha ko yung kulay. And in my mind, I know that I'm not gonna get the same color because you told me that it's gonna fade and I'm fine with it. Dito sa first one, kasi sabi ko nipisan mo, sobrang scrape siya ng scrape hanggang sa nasira yung gilid. So she had to do this one all over again. So she had to remove the SNS and then like put it back on. So that's why natagalan. Dun sa iba, like ito, sobrang kapal pa din ito sa akin because again, she went for like 4-5 layers. Pero hinayaan ko na lang kasi iniisip ko, kapag kung ininsist ko talaga yung gusto kong mangyari na mas manipis pa dito, wala na. Sobrang tagal na natin makakarating kinalay. Inisip ko na lang din, I will get this done before the end of September anyway. Mga like mid to late September. Hindi na ako maghihintay na umabot pa sa susunod na buwan. Kasi pupunta si Miss ng mid October. Ayun nga pala guys, hindi ko pa nasabi sa inyo na pupunta si Miss. Like we've been mentioning it sa vlog, pero ngayon official na talaga. Pupunta si Miss kasi na-approve na ang kanyang visa. Yes, people. Yes, guys. Approve na ang kanyang visa. So,
it's official. She's coming to Australia. As soon as we knew na approved na siya, we booked the tickets papuntang Melbourne kasi dadalhin namin siya sa Melbourne. And then, we booked our accommodation as well. Actually, na-approve siya matagal na. Pero, hinintay ko kasi na ma-up yung vlog niya before ko sabihin sa inyo. And her vlog was up like long time ago hanggang sa nakalimutan ko na, guys. So, yeah, pupunta siya. And I'm so excited kasi finally may kapamilya na akong bibisita ng Australia. Ang tagal ko nang gustong gawin yan. Kaya lang nung first na nag-apply si Miss, na-deny siya. Nakakaloka, diba? Na-deny yung visa niya. So, hindi natuloy. May mga nasayangan na tickets noon kasi confident kami na ma-approve siya. So, nag-book siya ng mga tickets and then yun, nasayang, hindi na-refund, nasayang yung pera. This time, nag-book pa din siya. Oh my gosh, kuya! What the heck? Bakit ka tumatawid? Nakakaloka si kuya tumatawid sa highway ng hindi stoplight. Siya na talaga. Anyway, she's coming over. I'm so excited to show her around. May mga plano na kami ni Dan na dadalhin natin si Sissy dito and dito and dito. So yeah, we're both really excited. And Sissy's excited as well. Ili-leave ko yung video niya sa cards if you guys are interested to watch it because she explained what happened and the process and all that. Sana next time na mag-share ako ng ganitong news, ang buong pamilya na yun nandito. Pero we're still working on that. Yung passports nila, ipapaschedule ko nang nandun ako. O, diba? Parang wala silang kawala. Ilang passport sked na kasi yung hindi nila sinipot. So, this time, sabi ko kay Marlon, magpa-schedule ka. Si Marlon, okay na siya. May passport na siya. May trabaho nga lang siya. Kaya hindi siya, like, ganun ka-flexible. Sabi ko sa kanya, ipa-schedule mo na. Nandun ako. So, December, hopefully, makakuha kami ng schedule na nandun ako para samahan ko yung dalawang boys to get their passports. Para next time sila naman. Yung pupunta dito, diba? With Miss and with the whole family, hopefully. I think it's gonna be impossible for the whole family to be here kasi kailangan din naman may maiwan sa bahay sa kanilang mga pumunting negosyo. Pasok! Mami Sharon, naka-akyat ka dito. Welcome to Mami Sharon's car. Meron talaga akong malaking tissue dito. May sipon ka pa din? Mm-mm. Ako din, nakakalungkot. Sabi ko nga, nung nakita ko yung, hi guys! Ay, hindi pala na-record. Record, uy! Ano? Sabi ko nga, nung nakita ko yung Instagram mo na nag-ano ka, nagmamap ka, sabi ko, may sipon si Lodi Besh. Bakit? Ano mo? Napansin mo? Kumanta ka, diba? Nails mo, sir! Ay, naku! Long story. Diyos ko. Siya na talaga ang tagal na tapos. Mayroon silang, ano, neon green na ganyan, Besh? Mayroon. Gusto ko nun. Nakakaloka. Ang tagal talaga na tapos. Nag-story time ako kanina sa kanila. Hi, guys. Late po si Lodi. Oo, guys. Which is not very Lodi. Nakakaloka si ate talaga, Lyra. Bakit? Mayroon pa siyang inulit. Ang kapal kasi, umabot ng 5 layers si ate. Nakakaloka. Ay, ganun. Tayo na talaga ang may sipon dalawa. Na, diba? Hindi natin ikikis si Baby B. Tayo na talaga. Tayo na talaga ang may sipon. Hindi naman ganun kalayo, diba? Hindi, malapit lang dito tayo. Akala ko nga, matatagalan pa talaga ako sa inyo. Sabi ko, wala, nandito na ako sa highway. Nag-maps kasi ako, kasi galing ako Burnside. Diretso ko man. Kaya nga, diretso lang. Okay, dito na kami, guys. Hindi ka nakikis, babo. Malayo kami dapat. Dito kami sa Kintaro Sushi. Sushi train siya, ganyan. Pero nag-order kami nila ng ramen. Siya rice. Layo kami kay Baba kasi may mga sipon kami dalawa. Dito na yung ramen ko, guys. Trust your ramen. Naglagay ako ng ano, chili powder. Kain, guys. Siya wala pa siya kasi tagal na dumating eh. Oo, alam mo nyo ba? Nagpunta na ng Savers. Siya na talaga ang nagpunta na. Naka-shopping na siya. Papunta na kami sa Ukay na pinuntahan na niya kanina. Siya na talaga ang nag-ukay. Uy, nagpunta din siya sa Ukay 2 days ago? Oo. O, diba? Yan, suot niya. Siya na talaga ang Ukay queen. Tasayo ako sa harap. Pasok mga suki. Wow. Sabi niya, naka 50% off daw yung Savers. Dito kami sa Cotton On, guys. Naghahanap ako ng mga banti. May nakita ako. Beatles.
And okay lang to kasi... Lakas sa music dito. Kanina doon nag-vlog ako. Lakas sa music. Nakabili na si Kat dito eh. Ganyan siya. Ano? Nabasta ba lang siya? Ay, utaraday! Si Ka, si Lera, bibili niyan na eh. Yan, yung top. Sino to? Ano siya? 2 for 30. Eh, isa pa lang nakita ko. Uy, mauna tayo sa Savers. Dito na tayo, guys. Savers, the Recycle Superstore. 50% off daw sila ngayon. Lahat, 50% off. So, we'll see. Nakapunta na ako dito last time nung pinapunta ako ni Dan dito nung sobrang tagal na. Pero sobrang tagal na nun bago pa ako dito sa Australia. Guys, ano yan? Ah! Oh, nga cute, dai. Ibibigay ko sana. Hindi mo panira, mapanira talaga siya ng moment. Feel na sana ni ano yan. Oo, DNG. Tapos si Kati, asan yung sayo, Kat? $5 lang siya. Yan. Kami na talaga yung may Burberry. Yung nakita ko yung pinakamalupit, guys. May DNG, may Burberry. Port Power. Port Power na Looney Tunes. Uy, magugustuhan yan ni Don. Oo, yan na. Matutuwa siya sa akin pag uwi ko. Yan kay Eli. First time niya mag thrift store. Ayan, na-overwhelm siya. Punong-puno na yung kanya. Sabi niya, ay, ganito pala to dito. Tingin-tingin lang kami sa t-shirts na kami, guys. Ayan, oh, Adelaide Festival. Adelaide? Ooh, Tommy. Kasi to sa'yo, Kat? Gusto niya mag-ano mga gano'n? Ay, ikaw, kasi sa'yo? Para na talaga siyang mag-golf. Mag-golf. Mag-golf ka? Tommy! Adi, oy. Sabi niyo, di, oy. Guys, ito na yung cart ko. Yan si BBV, yan yung bibili niya. Yan yung kay Kat, oh, punong-puno. Puro mga dress. Tsaka kay Lyra, punong-puno yung kay Lyra. Grabe siya. Okay ka lang, Lai? Text pa mo. Dumi ng ano damit mo dyan, Lai, ha? Pinapaka niya kasi. Dito na ako sa fitting room. Tingnan nyo, ang daming hangers iniwan nila. Dito. Konti lang yung akin. Usually, mga pants. Tapos, meron akong konting tops. So, hubad lahat, diba? Tapos na kami, guys. Hatid ko na si Lai. Tapos, uwi na tayo. Uh-huh. Kasi magluluto pa ako ng dinner. Ano ulam niya, Dai? Meron akong pansit. Si Tony, meron siyang lamb. Ikaw na talaga. Pansit. Ako, lutuin ko siguro yung... Ano, mabilis lang ba yung paksiw? Sobrang bilis lang. Paksiw na salmon? Hindi. Ano, ah, oo, gusto ko mag-paksiw na salmon. Kailan tayo magpati? Turuan mo ako, Bi. Paano yun? Mabilis lang. Bahay na ako, guys. I have like a special one that I think you will like. Right. So that. Nah, if I turn it on, I will be yellow. See, huh? Can I even see you? They can't see me. Okay. Now I'm yellow. I got two stuff from Cotton On, so $5 each. So I did spend $24. So everything, guys, $24. Oh, your exam is 2nd September. Today. It's today. I got this from Cotton On, my love. Naghulo kay Dan, di ba? That's not from Silas? No, Cotton On, $5. $5 and I got the same as Lyra's. Same exact color. So ganito kasi yung mura lang yung $5. The same top. Yeah. Why? Is that weird? Yes. Yeah. Well, I asked her. I was like, "Do you want to pick one color?" And I pick one color. She's like, "No, it's okay. We can have both." So we have two. I really like this color as in sobra. But ano, napakauso kasi nito. This is a bit loose here but easy to fix. This here fits really well. This one lang medyo nalalaglag pero I can like easily tahi. Okay, this one. Are you ready for my next one? This is, you like this one. Ito guys, pinakita ko na to sa inyo kanina. Ready? 1, 2. Support power? Yeah! Are you gonna wear that? Yeah, I actually tried it on. I'll try it on, huh? You will like it. This was like $5.50 and then 50% off. So I was like, it will make you happy. Are you happy? That's okay. Di pala siya happy. But can you believe it's like Looney Tunes and Port Power? Why? Do they do a lot of this? See, it's the old jersey. Huh? See, it's the old jersey. See, it's the old jersey. See, old design. Taz?
I like Taz. I like this. I will wear this. Okay. Yeah. Sure. Or I can wear this with like a blazer. Gusto ko kaya to. I actually really like this. Okay. It's very vintage looking. $4.99. $5. 50% off. $2.50 mala. For a port power top. That's a score right there. Gusto ko to kasi naghahanap ako ng air supply na banti. Air supply, Beatles. Do you have air supply there? No. Scorpions? Scorpions ba yung tawag yun? Yung mga, ano, may mga kanta na alam ko ba? Yung ko nang bumili ng banti na wala akong alam na kanta nila. Merong Beatles, nakita ko sa Cotton On kaya lang mahal. $30, dalawa. This one, brand new with tags. What brand? This is... it's not a known brand. Angel Cap. Or maybe it's known, I just do not know anything about it. $3.99. $2 na lang siya. 50% off. I can wear this with my pants and stuff. Ang dami kong kinuhang pants, kaya lang wala akong na keep. $6.99, so that's $3.50. Ito, yon. Gusto ko yung mga ganitong kulay lately. And then this one. Nakita ko lang siya, sabi ko, itry ko nga. Kasi, mauuso na din tong Razorback. And it says, Starbucks! And kasya siya sa akin. Tapos yung print niya, okay na okay pa. Ang mura lang kasi nito. $1.99. So, $1 lang to, guys. This is brand new as well. Dito pa yung tag niya. This is from the brand O Concept Collection. O-H Concept Collection. This is the size large to extra large. Pero tinry ko siya. Kasyang-kasya sa akin yung dito. And ano siya, trendy na kasi ngayon yung tie-dye. Pero ayoko yung sobrang colorful na tie-dye. So ito, very ano, subtle na tie-dye look. And ang ganda ng material niya. Gustong-gusto ko yung ganito, yung bagsak lang. Tinry ko siya. Hindi ko nga in-expect na mabibili ko siya. Pero gusto ko siya eh. Size large, $5.49. So what's $5.49? 50% off of $5.50. Yeah, so $2.50, $2.75. So smart, babe. Last one. Ito hindi ko to tinry kasi nakita ko siya no first na ano ko roving char roving. Ano katanod. Tapos sabi ko, ah, hindi. Kasi parang sabi ko makikita ko lang yan sa Valley Girl for like that price, $6.49, $6.50, half off. Tapos pagkatapos ko na mag-try, ako kasi nauna sa kanila ni Kat. Ano, actually, nauna si Kat. Hinintay namin si Lyra. Nakita ko to ulit. Sabi ko, you know what? Pwede ka lunch, Mara. Oh, yung ganda nito. Sorry, babe? Pwede ka lunch. Ah, ramen. At Kintaro. Ang ganda nito, babe. Look at this. Let's see. That looks good. Yeah. Oh, it's black pants on the bus. Black pants? Yeah! Oh, I like this one. Ay, buti na lang binili ko siya. Ay, buti na lang binili ko. Ganda. I like it. Anyway, lagay natin yun sa laundry silang lahat. Okay guys, magluto na tayo ng paksiw. Dito na yung ingredients na gagamitin natin. Meron tayong garlic, onion, yung lechon natin na pinaghihiwalay-hiwalay ko na ganyan kakalaki. Sugar, vinegar, laurel, o dahon ng laurel, pepper, at saka yung Mang Tomas na all-purpose sauce. Yan! Sana tama yung sauce ko. Igisa natin muna yung garlic at saka onion. Ito yung foil na tinakip ko sa lechon, so ginamit ko na lang siya lalagyan ng ano, garlic at saka onion. Sunod ko na agad yung ano onion kasi yung garlic ko finely chopped. Ayan, ready na tayo maglagay ng lechon. Abi, mabigat to. Sinali ko yung malaking buto ay kasi may mga nakadikit na ano, laman. So sabi ko, akin yan. Hintayin ko lang na medyo uminit-init yung laman. And then, maglalagay tayo ng tubig. Maglalagay ako ng tubig, guys. Magsisimula ako sa like 150 ml na tubig. Gawin ko ng 300 ml yung tubig. Ayan. Sa napanood ko kasing video, parang konti lang yung lechon niya, pero naglagay siya ng 4 cups ng tubig. Magsimula muna ako sa 300. I'll just let it boil
And then we'll proceed to next thing. It's currently boiling. Maglalagay na ako ng vinegar. Sa video na napanood ko, yung konti lang yung lechon niya. Well, hindi ko alam kung gaano ka konti. Kasi depende din kung gaano kalaki yung kawa niya, di ba? Pero sabi niya, 1 cup of vinegar daw. Pero natatakot ako mag-add ng maraming vinegar. So maglalagay lang ako ng less than 1/2 cup. And then, ilalagay ko na yung bay leaves, pepper, and then maglalagay na din ako ng sugar. So I'll start with that, like a teaspoon full. Dagdagan ko pa konti. So 1.5 teaspoon yung nilagay ko. Yan. Tapos mamaya, haluin natin siya. Tama ba yung ginawa ko? Nakalimutan ko kasi parang kapag naglagay ng vinegar, hindi hahaluin. Tama ba yun? Lalagyan na natin siya ng Mang Tomas All-Purpose Sauce. Dadamihan ko nito. Kasi sabi ni Kuya dun sa video niya, 1/2 bottle daw, eh marami yung akin. So dadamihan ko siya. Guys, ito na yung finished product. Charmaka finish product. Naka-on pa din yung heat, pero very, very, very low heat habang hinihintay natin si Dan. Kasi tumakbo na naman si Dan. It tastes good actually. Natikman ko na siya. Sobrang lambot na ng meat. Parang naghihiwalay-hiwalay na nga si Lay. First time ko pa gumawa ng ganito. Never pa ako nakalix lechon paksiw. And in fairness, masarap siya. Pasensya na sa boses ko. Ano talaga? Ako na talaga ang ano, may sipon. Sakit yung ulo. Did you like the food, babe? That was really good. Yeah, masarap siya, guys. In fairness, malapit na nga maubos. Sabi ko nga kay Danoy, chill lang. Gusto ko yun kainin bukas. So, tinirahan niya ako ng konti para lunch ko bukas. Kasi feeling ko, wala akong lakas magluto. Hindi din ako mag-vlog bukas. Tingnan ko kung makaka-edit ako. Kasi I'm so weak. But that is it for this vlog. Thank you so much, guys, for watching. I hope nagustuhan niyo. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye. Good night. Bye. Bye, guys. Good night, people.